Alright, so ito na naman po tayo. Tayo magmuli mag-aaral po ng salita ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa na nabinigyan tayo ng pagkakataon po na mag-aaral ng salita ng Diyos na ng libre. And tonight, our topic will be about the Baptist distinctives. So, what's the reason why we are Baptist and why we call ourselves Baptist? And there are so many things that we need to understand about being a Baptist. You know, being a Baptist is just a conviction. We believe on something, we stand on something, and we have forefathers who died for that something. So tonight we will find out, and I hope and pray you will share this video so others will learn about Baptist distinctives. So without further ado, let me call our teacher, our pastor, Pastor Jonathan Pascual. Please come. Amen. All right. So good evening once again, mga kapatid. Praise the Lord. It will be another 2 hours of Bible study, question and answer. Amen. Study history and everything. Praise the Lord. Hopefully that God will give us wisdom as well as a quick mind to answer questions and remembrance. Sa mga natutunan na pag-aralan. All right. So we're going to discuss about who we are. Okay. Maybe some viewers are not Baptist, maybe some of them are included in membership of some religious group or evangelical group. Okay? Let us pray first. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa katagumpayan ng maghapon, and we have reached once again this evening for another Bible study because we know that we need help from your word, we need help from studying our life as well as our existence, our purpose. Lord, gabayin niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. In Jesus' name we pray, amen, amen. Alright, so good evening po muli. Let's open our Bible. Okay, so in 1 Peter chapter 3, binanggit po dito ng Word of God. At ito po ay isang talata na ito ay para sa ating lahat. Sabi ng Bible sa 1 Peter 3:15, "But sanctify the Lord in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear." Alright? So some people will ask us, why are we Baptist? Bakit tayo Baptist? Bakit tayo tinawag na Baptist? Meron ba itong kahulugan? At saan ba ito nakuha? Ito ba isang denomination? Ito ba isang preference lang? Okay? So, sana po ay subaybayan po natin, okay, kung paano nabuo, okay, ang ating paniniwala. Okay, so we are getting some backup mula po sa mga documents, books, okay, na sinulat din ng mga ating fellow Baptists. Right, so, saan yung cellphone ko, right? Okay, so una po sa lahat, we have to learn that being a Baptist is not assurance that we are saved. Okay? Being a Baptist is not an assurance that we are saved. Okay? It is not an assurance that we are going to heaven, right? Assurance is basically a faith, a belief. Alright? So, belief in what God said. What God wants us to follow and do. No? Salvation in the New Testament is by grace. It's not by being a member of a local church or being a Baptist. Salvation basically is a gift. It is grace. And as we can see in the book of Ephesians chapter number 2, verse number 8. Okay? Ephesians 2, verse number 8.
Alright, let's check this one. Ephesians 2 verse number 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So dito po, maliwanag na ang salvation. It is not by baptism. Salvation is by grace. So bakit po tayo binabaptize? Bakit po mayroong baptism? Bakit pinakita sa atin na lahat ng mga susunod na magiging follower ni Christ ay dapat po silang i-baptize? Because that is God's commission to the apostles, right? At makita natin na it is also being it was also applied in the book of Acts that those who believed, they were being baptized. Okay? So hindi po ito mahugasan ang kasalanan, no? Baptism is a figure of what happened to us. We are saved before we got baptized, no? Hindi po tayo na-baptize para maligtas. Tayo ay na-baptize because we are already saved. Matthew 28, verse number 19, the Bible said, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Amen. So it is connected to what Paul did, okay, in the book of Acts chapter 16, right? Acts chapter 16. You follow me in Acts chapter 16. Baptism is not salvation. Baptism is a figure of what happened to us because there is what we call spiritual baptism. Yeah. Yun muna ang nauna, no? Karoon muna tayo ng spiritual baptism. We're baptized in the Holy Spirit, by the Holy Spirit, and according to the Bible, okay, we are sealed by the Holy Spirit. Acts chapter 16. Acts chapter 16. Okay? You will see here, si Paul, narating siya sa Macedonia. And then, may mga may babae dyan, according to the Bible, sa verse number 14, Lydia. And a certain woman named Lydia, a seller of the purple, of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. And when she was baptized in her household, she besought us, saying, "If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there." And she constrained us. So Paul is one example of apostles that after he preached the gospel, right, and people believed, he baptized them. Alright? Verse 31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house." And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in house, that were in his house, and it took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. So Paul baptized, Peter baptized the believers, and in Acts chapter 19, there's another one here. Okay, Acts chapter 19. Huh? Acts chapter number 19. Okay, so may mga tao dito. So verse number 19, verse number 3. And he said unto them, "Unto what then were ye baptized?" And they said, "Unto John's baptism." Then said Paul, "John verily baptized with baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus." When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Okay? So, nakita natin. So, baptism is part of what? Of Christianity. It is not to be born again, no? Baptism is not to be born again. Baptism is a figure, according to 1 Peter chapter 3. Verse number 21. 1 Peter 3, verse number 21. So, binibigyan ko lang po kayo ng foundational po. Okay? At pinakikita ko sa inyo na, okay, na ang baptism is not part of what? Of salvation. But it is a very important practice ng mga Baptist. Okay? Amen. Diyan po tayo nakilala. 1 Peter 3, verse number 21.
The like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So water baptism pictures, okay, our identity with Christ. And we are, when we accepted Christ, we are baptized with Christ in His what? In His death, burial, and resurrection. That is told in Romans chapter number 6. So, ano po ang salvation? Salvation is purely grace. Alright? Amen. Amen. Not by works. It is by faith in the Lord Jesus Christ. Kaya tayo nagbabaptize. Hindi po tayo nagbabaptize para isang tao ay maborn again. Patulad po ng sinasabi ng iba na kailangan pong mabaptize sila para sila ay masave. They use Acts 2:38, Mark 16:16, which is it is our verse for a transitional period, no? Transitional period po yun. Actually, yung verse na yun ay para sa mga apostol at para sa mga Hudyo. Okay? So, now, why we are Baptists? Why we are Baptists? So, yun po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. So, tandaan po natin, hindi tayo naging Baptist dahil po naging ano lang, para bang ano natin, no? Pag na-baptize tayo, automatic na tayong Baptist. No? Hindi po ganun. Actually, mas malalim pa po doon. Mas malalim pa po ang dahilan kung bakit po tayo tinawag na Baptist. Hindi dahil sa tayo na-baptize ng isang Baptist, eh, yun ang dahilan kung bakit tayo Baptist. Mas malalim pa po doon, mga kapatid. There are reasons why we should be, sabihin na natin, be proud, no? Bilhin na natin yun. We have to be thankful to the Lord that we are Baptist. Okay? Amongst the many groups in the world, alright? Are Baptist is one of the unique Christian movement. Okay? Now, isa pong paalala na ang Baptist ay hindi po galing sa Anabaptist. Okay? So, you can check that. Study your history. You will see that Anabaptism is different from Baptist. Na? Baptist group. Kasi po, ang Anabaptism ay marami po sila ano, marami po sila actually. Approximately, ang bilang po nila in existence hanggang ngayon po may mga Anabaptist pa rin. Ha? Hindi po nag-evolve ang Anabaptist into Baptist, hindi po ganun. Ang Anabaptist po, ever since, hindi po siya independent din siya group. Hanggang ngayon po, independent group pa rin siya. Okay? Hindi po siya na-absorb sa Baptist group. Siya po ay isang Christian movement. Approximately 4 million Anabaptists live in the world today with adherents scattered across all inhabited continents. In addition to a number of minor Anabaptist groups, the most numerous include the Mennonites at 2.1 million, okay? The German Baptists at 1.5 million. So ang German Baptists po, hindi siya include doon sa major or major line of Baptists. So sila po ay tinawag na Anabaptist hanggang ngayon. The Mennonites, the German Baptists at 1.5 million, and the Amish group. Alam niyo po yung Amish, nakatira po sila sa Amerika, no? Ang anyo at ayos at ang buhay nila ay nasa 16th century pa rin, no? Okay? Hindi nagbago. 16th and 17th century. 300,000 po at yung mga Hutterites at 50,000. You can study that in just check, okay? Pag-aralan po natin ang mga documents. So, Anabaptist is not, it's not the forefathers of the Baptist, okay? Alright, so, ngayon, ito po yung aking masasabi, Baptist is an old faith, but new faith. It is an old faith, but a new faith. So, parang ano, parang ironic, ano? Okay? Kasi po, bakit po nasabing old faith? Alright? So, mamaya po, ipakita ko sa inyo. Basically, because we stand for the truth that is written in the Bible. At alam po natin what is the Bible. It is a very ancient belief. Alright? Lumang paniniwala, okay? Na hanggang ngayon po, ipininiwalaan ng mga taong namumuhay sa bagong modern times. Okay? Ang Baptist po, ang paniniwala po ng Baptist, very old. Okay? Actually, it was preached the time of Paul. Ang preaching po ng pinipreach ng Baptist.
Okay? Very old. Tayong pa rin po. Eh, ilang taon na yun? Ha? Almost 2,000 years ago. Pinipil si Paul. Okay? Sapagkat si Paul ang ating pong pinaka-apostol. Alright? You have to be clear about that. Okay? Ang ating pong preaching, ay hindi po natin preaching, yung preaching ng mga apostol sa panahon ni Christ. Alright? So we are not preaching their preaching in the time of Christ. Ha? Tandaan po natin. Iba po ang preaching nila sa earthly ministry ni Christ. Iba po. As I have said yesterday night, that the apostles in the time of Christ's earthly ministry, they are preaching what? They're preaching what? They're preaching the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom. And you can check. So the Baptist is an old faith, but a new one. A new denomination. Right? Because kung makita po natin, ang Baptist po ay maliit lang po yung history ng Baptist. Kung babalik po tayo sa, sabihin natin, from the time of the apostles onwards, okay? Halos wala po kayong makikitang document concerning Baptist. Because Baptists are what? Are basically po nung unang panahon. Basically obscure. Diba? Basically unlearned. Ang mga unang Baptist. Okay. So, I'll just use some of the punta muna tayo sa history. Punta tayo sa history. Kung ano yung mga Baptist. Alright? Alright, so punta muna tayo siguro doon sa I'll just use the blackboard first, then we will go to the history, right? History. Okay. So, mga kapatid, ang church, okay? Ang sinabi natin church, under the New Testament, dalawa po ito, no? Isang body of Christ. Which is spiritual. At ang composition po nito, ay Jew and Gentile. See? Okay? Lahat po ng same. All saved. Since Christ, okay, up to the rapture. Okay? Basically, ang body of Christ operational sa book of Acts chapter number 2. Okay? Ito nag-start ang body of Christ. Mula dito, lahat ng mga saved, okay, hanggang sa rapture. Okay? Okay, mula dito hanggang sa rapture, okay? Lahat dito, tawag dyan, is what? Part of the body of Christ. Okay? So, yun muna pong dapat natin maintindihan sa ating pag-aaral ngayon, ha? Okay, so since Acts chapter 2, the body of Christ nag-start up to the rapture. So, kung ito yung rapture, okay? Right? Rapture ito. Then, mula dito, lahat ng na-save. Okay? So, ito po kasi ay, itong time na ito ay transitional to. Transitional. Actually, hanggang Acts chapter 7, no? Yung transitional niya hanggang sa Acts chapter 7. Kaya lang, okay? Ito na yung rejection ng Israel. Pero dito kasi, meron ng body of Christ. Okay? Alright, so yung transition hanggang sa Acts chapter 7. Okay, so transitional. Pero ang body of Christ nag-start na dito. Alright, now, tanda natin sa Acts chapter 1, meron ng 120 disciples. Alright, ito, nasa ano po sila? Transitional period.
Pagdating sa accepted ko, ilan na sila? 3,000. Mm. And then 4, 5 multitudes na po ito. Growing. Okay, hanggang sa panahon natin. So ang tawag dito, it's a growing organism. Alright? It's a growing organism. So lahat po ng saved. Lahat po ng saved. Since this time, up to this time, listed po sila sa body of Christ. Which is called what? Church. Binabang church. Or church of God. Okay? Colossians chapter 1, verse number 16 to 18. No? So, naitingyan po natin, iba yung body of Christ sa local church. Another church po, yung tinatawag nilang local church. Okay? Local church. Ito naman po yung assembly ng mga believers. Literal. Visible. The invisible, literal, okay, assembly. Assembly of believers. Of baptized, sabi na natin. Baptized members. Okay. Dito po, sa local church, hindi po lahat dito ay saved, no? Kasi ang baptism nila tubig. Pero hindi natin sure na lahat ng nabaptize sa tubig ay saved. Yeah, alright? You know that, ba? So, ang totoong saved ay yung mga tao nasa body of Christ. Yes. Pero yung mga tao nasa local church, hindi natin po alam kung sila ay saved. Okay? Wala tayong assurance doon. Pero dito, may assurance tayo. Okay. So, yung iba kasi, nagpo-profess lang. Alam natin po yun, no? Okay. Now, so, pag-usapan natin yung history ng local church. Yung history nito. Okay? Yun ang ating titignan. Alright? So, nag-a-assume na lang tayo na sila'y ligtas, pero hindi po natin masusure, no? Ito po yung ating study ngayon, yung local church. Okay? So, since dito, sa accepted to, may mga local, meron ng believers. Pero yung mga churches, okay? Yung local churches, pagkita mo, okay? Kung start tayo dito sa local churches. Okay ba yung ating sound, right? Yeah, okay po. So, pag-aaral natin yung study ng local church. Mula dito hanggang sa rapture, okay? Local churches. Actually, ang mga local churches, okay, makita mo yan sa Revelation chapter 1 to chapter 3, okay, nilagay siya sa 7 periods. 7 periods, ha? At una, Ephesus, okay, ano sumunod? Smyrna, ano sumunod? Pergamos, sumunod? Ayatira, sumunod, Sardis, sumunod, Philadelphia, and then yung pinakauli, Laodicea. Ito po yung picture ng church period, no? Church period. Okay? So we're now talking about the local church. Alright. Now, sa period po ng Ephesus, so mag-start po yan siguro, around 180. Dito ang period ng Laodicea, nag-start siya 1900s up to present. So ang Philadelphia, nag-end siya, okay, at the close of 1900s, nag-start siya sa 1500 AD. Okay? So yun po, yan ang pinagbabasihan natin sa Revelation chapter 1 to chapter 3, no? So, yung Revelation, chapter 1 to chapter 3. Alright. So, karamihan po dito, mula po dito, okay? Mula dito sa time nito, ito yung ilang mga apostles. Okay? Mula dito sa time nito, okay? Dito na nag-start yung mga may mga local churches na. Mga local churches. Hanggang sa panahon natin, yung mga local churches. Okay?
may mga churches. Pag sinabi ng local churches, may mga assembly. Pagtitipon. Okay? And from the time of the apostles, okay, ang history ng church, okay, ay actually, napigilan yung growth nila sa time nito. Kasi ito yung growth na, ano, this is 300 AD, maybe around 500 AD. Ito yung beginning ng Roman Catholic Church. Ito yung beginning ng Roman Catholic Church. From here, up to this time, okay, ito yung naman yung time ng Reformation. Ha? From here up to this time, halos walang record or document about the Christian churches. Yung Christian churches, hindi yung professing. Kasi yung professing ito eh. Ito yung time na tinatawag nilang dark. Dark ages. Ages. So I'm giving you the view, no? Right? Bago tayo punta doon sa detalye. So from here, 300 AD, ang theology lang na nakilala, o naririnig, nababasa, kaya nga lahat siya nasa Latin. Diba? Latin, Greek, tsaka Hebrew. No? So yung mga tao nun, unlearned. Unknown sa kanila yung truth. So nasan yung mga Christian nun? Diba? So kung meron bang mga Christian mula dito sa apostles, dito marami sila, diba? Talagang they grow here in Antioch. Multitude. Kaya nga meron tayong scripture. Meron tayong tinatawag na textual, meron tayong traditional text. Kasi dito sa Antioch, no? Ang manuscripts dito. Syriac. Yeah, ang manuscript dito talagang nag-grow. Kaya lang, mula dito, sa time na ito, okay? Mula dito sa time na ito, okay? Dito na-stop. Yung growth. At dito, nag-start ang tinatawag nilang corruption. Corruption. Okay? Corruption. Ng scriptures. Bakit po? Dahil yung corrupt, yung scriptures, na-corrupt siya, saan? Dinala nila yan saan? Sa Alexandria, Alexandria, Egypt. Alright? Okay. So, yung Alexandria, Egypt, nag-produce siya ng ano? Ng panibagong manuscript. Kinurap niya yung nasa Antioch and they make another what? Manuscript. That's the reason why there is no light here. Walang liwanag. At kung meron pong mga Christians from here, okay? Right? Meron pa rin line. Kasi hindi mawawala yun eh. May line hanggang dito. Right? Kaya lang, they are not known as what? They're not known as what? They're not known as Baptists. Okay? Right? They are known in different names. Okay? Ang mga known na mga names na yan, yung tinatawag nilang Paulicians. Diba? Nestorians. Nestorians. The Donatists. Yung pinaka-well-known dyan ay yung Waldenses. No? Nakarating pa yan hanggang US. Waldenses. The Mennonites. Dami niya, no? We have the Cathari. So, marami po sila dito. Kaya lang po, they are not named. And isama natin yung Anabaptists. They are not named as Baptists. Okay? Pero siguro in this period, okay? Dito meron ang mga Baptists dito. Paano po lumitaw yung Baptists? Okay? Yun po ang ating pag-uusapan, ha? Paano sila lumitaw? Alright? Tandaan po natin, nasa ibang-ibang nickname sila, ha? Nasa iba-ibang pangalan sila. Now, so, I hope that you understand the difference between the body of Christ and the local church. That is so important. That's amen, so important. Amen. Okay? So, ang pag-inag-uusapan natin dito, yung visible na, ha? Visible. Kasi we're talking about people. Dito kasi lahat nag-save. At ang pinag-uusapan natin dito, Baptist lang. Okay? Pero, kapag ang isang tao ay na-save, hindi po siya naging Baptist. Hindi siya na-baptize. Tanda natin, ang salvation natin, as Baptist, we believe that what?
Salvation is not in baptism. So kung hindi sila baptized, say part ng body of Christ, you have to know that. Say part ng church. Okay? Ephesians 5 verse 30 hanggang 31. Part siya ng church. Okay? Pero hindi siya part ng local church. So magiging part ka lang ng local church kapag ka ikaw ay ano? Part ka ng local church, ikaw ay nabaptize. So merong body, pupunin ko na po ito, okay? So sa history, merong tinatawag na body of Christ. Okay? Church din po ang tawag dyan. Okay? At may tinatawag, this is a spiritual. This is local church, this is a visible. Okay? Kapag ko, naintindihan niya, ha? This is visible. Tawag din po dyan, church. Church or churches. Kasi may marami sila yun, ha? Okay. Sa Bible nga, yung church na sa bahay. Church in thy house. So, naintindihan po natin. Okay? This is history. So, kung nandito na tayo, ito tayo eh. Diba? Okay. Ito tayo. Ito yung time natin. This is our time. Ito yung time natin. Ito yung time natin. Ito yung modern period. Alright? This is our time. Ito na tayo. We are Baptists. Okay? So, sa pagtulak ng panahon, mula dito sa time ng mga ng headquarters ng Antioch, okay? Dumating po yung corruption ng Roman Catholic Church. Napakakapangyarihan po ng Roman Catholic Church. Alam niyo po kung bakit? Because dati po, ang Roman Catholic Church ay isang empire. Pag sinabi ng empire, edi sabok niya maraming mga lupa. Di ba? Nagbabayad sa kanilang mga bansa. Kaya nga ang Israel nagbabayad sa kanila. Tribute man. Bakit namatay ang Panginoon sa cross? Because ang justice, ibinibigay po nila, ang execution, binibigay nila sa Rome. Walang kapangyarihan ng Hudyo. So who killed Jesus Christ? Romans. Amen? Okay. Now, so what is now the importance of our history? The importance of our history is that we are going to know kung saan tayo nagmula. Tama? At anong pinaglalaban natin? Okay. So dito po sa Roman Catholic Church, start po yung tinatawag nilang infant baptism. Okay? At yung church and state religion. So there is no liberty to choose your religion. No liberty. Walang kalayaan. No religious liberty. Bakit? Kasi baby ka pala, nawala ka ng kawala. Tama. Diba? Tapos, hindi ka pa pwede makapili kasi nga yung mismong state mo, dinideclare na ikaw ay yan ang religion mo. So, kalaban mo ang religion, kalaban mo ang gobyerno. So, ano mangyayari sa'yo? Hindi. Wala. So, mangyayari niyan, magiging dissenters ka, aalis ka talaga. Kaya nga yung iba, dahil dito, okay, umalis sila sa kanilang country. And they transfer to other country. That's the reason why, fruit of liberty. Okay? Now, so during this time of Dark Ages, meron pa rin mga na-save. Meron pa rin kasi ang Diyos naman, hindi siya hihintong mag-save eh. Diba? Kaya lang, ano na sila? Underground. So, naintindihan ninyo? Yeah. Now, according to his history, the greatest reason bakit ang mga Baptist ay dumami sila sa Northern America. Actually, lumaki ang Baptist sa North America. North American continent.
Nag-start po sila saan? Nag-start sila sa England. Okay? So from England, galing po sila sa England. Okay? And then, they develop into North America. Mamaya po, ibigay ko po sa inyo kung gano'n yung paglaki ng bilang nila. Ang bilis po. Okay? Ang bunga po ng paglaki ng Baptist sa North America ay dahil po sa tinatawag nilang Great Awakening. Yung Great Awakening po, okay, dala po ito ni Jonathan Edwards at sino pa? George Whitfield. Sila yung magkasama. Okay? At may kasama po silang isa, mga Wesley Brothers. Okay? Sila po yung mga Methodists. Pero dahil po sa kanilang revivals, okay, nagkaroon ng kalayaan, ang freedom, ang mga dating nasikil ng kalayaan, yung mga Baptists. Okay? Yung mga true Christians. So dito po, ang Baptist, before this, itong Dark Ages nito, itong panahon ng Dark Ages nito, itong panahon ito, hanggang panahon nito, wala po silang kalayaan dito, wala silang freedom. Yes, they are existing, but in small number. Diba? Small number. At sila po yung obscure, nakatago pa sila. Kung inyong mapapansin, nakilala lang po, okay? Ang ilan sa mga Great Baptists in 17th century, sino po yung mga Great Baptists? Na? Ang isa po ay si Milton, di ba? Kilala mo si Milton, di ba? Yung gumawa ng mga ng books na Milton's, gano'n, di ba? Para pa siya, ano, para siyang isang book of wisdom. Another one is Bunyan. Bunyan, yeah. Well known. Okay? Bunyan. Pero ito ay lumabas na lang sila sa 13th century. Mga Baptist. Ibig sabihin ng mga Baptist, dito sila naging known. Ang mga Baptist na dito sila, together with the Novatians, etc. Pero hindi po sila same line. Okay? Meron kasi silang, mamaya po, ipakita ko sa inyo yung distinctive nila. May kakaibahan sila sa ibang mga religion. They are distinct. Bagaman may mga Presbyterian, may mga Methodist, may mga Lutheran, okay? They are mixed with them. But the Baptist is very different. They have uniqueness. Mamaya po, ala pa po tayo doon. Okay? Amen. Huwag kayong ma-excite. Malaki-laki po ang oras na upusin natin. Pero in 17th century, ito po yung mga known. Doon nilang Hudson. Diba? William Carey. Sila Taylor. William Carey. Taylor. Yan, sila sa China. Alright? Naging known po sila. Because, ang Amerika po, okay, ito yung panahon ng Amerika. Ang Amerika po kasi, nasa 16th to 17th century siya. Nag-progress po siya dito. Kaya, mapansin ninyo, okay, nakaramihan sa mga great leaders ng Christianity, dito sila lumabas. Diba? Sino pa? Sila Charles Spurgeon. Okay. So, yan po, no? So, some example of this great. Okay? Alright? Now, saan nagmula yung Baptist na magsalap po sa what? Bago siya napunta sa North America. Bago siya napunta sa Amerika. Galing po siya sa England. Galing siya sa England. Okay? So, sa England po, merong pangalan po niya. Okay? Ay isang Dutch po ito. Dutch. Ang pangalan po niya ay John Smith. That's po siya. 1609. Okay? He started the first Baptist in England. Okay? First Baptist in England. The reason why he started the first Baptist because of this reason. Okay? John Smith reason of starting a Baptist. Okay, number one. Religious freedom. Okay?
Read down. Pangalawa is what? Anti-infant baptism. And number two, anti-church and state religion. So he is anti the clergy, no? Si clergy po ang nangunguno nun eh. So nag-start po si Dust 52609. Saan po? Sa England. Okay? Sa England po siya. Tapos, may dalawang tao naging known naman. Okay? At least nasa, to check that, yun talagang eksakto, no? Eksaktong date. Kunin ko lang eksaktong date. The First Baptist Church in America, okay, was started by William Rogers. Sama po niya si John Clark. Was expelled by Puritan leaders from Massachusetts Bay Colony by spreading new and dangerous ideas, and established the Providence Plantations in 1636 as a refuge offering what he called liberty of conscience. In 1638, he founded the First Baptist in America, 1638. So 1609, si John Smith, and then in 1638, okay, so what? Si? Roger Williams. Okay, so may nabita kong isang Amerikano, tinatanggi niya ito. Sabi niya, hindi si Roger Williams. Kasi ito, baka daw patay na ng mga Seventh Adventist kapag sinabi ko ito. I don't know, but in history, ito nag-appear. Bakit po? Kung si John Smith, ito po ang kanyang pinaglalaban, ang pinaglalaban naman, itong si Roger Williams, ay yung tinatawag nilang religious, o yung individual soul liberty. Soul liberty. Okay? Soul liberty. So may equality ang lahat ng mga believers. Kaya niniwala din sila sa tinatawag nilang priesthood. Quality ng lahat ng believers. Of all believers. Okay. So dito natin makikita na unique sa lahat ng mga Christian movement, ang Baptist ang pinaka-unique. Alam niyo ba na noong nag-draft ng Constitution, drafting the Constitution. Ibig sabihin yung Constitution ng Amerika, dinraft siya. Drafting of the Constitution. Okay. Ito po ang istorya, no? Meron pong isang ano dyan, isa sa mga drafting ng Constitution, si Thomas Jefferson. Okay. Williams' defense of American Indians, his accusations of the Puritans had reproduced the evils of Anglican Church, and his insistence that England pay the Indians for their land all put him at center of political debates during his life. He was considered an important historical figure of religious liberty at the time of American independence, and he was a key influence on the thinking of founding fathers. Okay? So siya po ay well-known. Actually, may statue pa siya hanggang ngayon. Alright, sa Rhode Island, sa Providence, Rhode Island. At doon po sa Rhode Island, okay? Alright, so from Dutch separatist, English separatist, John Smith, okay? Yung mga Baptist po nag-spread to England, where the general Baptist considered Christ's atonement extend all people, in particular Baptist. So dito po, okay, sa time ni John Smith, okay? Dalawa po ang Baptist siya na tinatawag nilang regular at saka general. At saka general. Right. Ito po yung mga Baptist sa England.
Ang general po, ang general po, yung mga naniniwala na sinabi nila yung mga ano to, Arminianism, no? So naniniwala sila na not regular, particular. Yung particular naniniwala po sila sa teaching ni Calvin. Particular Baptist. So ito yung mga electionist. Naniniwala sila sa Calvinism. Okay? Itong general naman, naniniwala sila sa, sabi nila noon, Arminianism. So, naniniwala sila that ang salvation is to all. Salvation is for all. Is for all. Okay? Kaya general, no? Okay, so kinuha nila yung teaching daw ni Arminius. Okay, so we have particular and general. So yan po ang time ni John Smith. Ang isa sa kinilala, okay, na isa sa mga Baptist, na particular Baptist, Thomas Shelby formulated a distinctively Baptist request that the church and the state be kept separate in matters of law. Okay? So isa sa mga Baptist sa panahon na yan ay si Thomas Helwys. Okay? Well known po yan sa Church of England, sa England. Okay? So the start of the growth of the First Baptist Congregation in North America is the 18th and 19th centuries of the First and Second Great Awakening that increased the membership of Christian Baptists in America, and the Baptist missionaries have spread their faith to different parts of the world. So ang naging dahilan kung bakit nag-grow, okay, ay yung Great Awakening, yung first and second. Ang first po dyan ay sila Jonathan Edwards. Ito yung first. Ito yung una. Ang pangalawa ay sila, no, sila D.L. Moody, no? Okay? Second dyan po ay sila D.L. Moody. Ito po yung pangalawang awakening ng Amerika at saka ng England. Pag sinasabi natin awakening, ito yung revival. National revival ito, ha? Sige mo. Second awakening is during the time of D.L. Moody. Okay, napapunin nyo? D.L. Moody, time of D.L. Moody. So the time of D.L. Moody and the time of the Great Awakening, the time of Jonathan Edwards, ito po ang nailan kung bakit nag-bloom ang Baptist sa Amerika. From England to the US. So, kung wala ang Reformation, kasi ang Reformation po, mga kapatid, dito na lumabas yung mga underground ministry ng ilang mga Christian. So, na nagkaroon ng Reformation, lumabas po ang loob nila sa panahon ni Luther. Okay? Sa panahon ni Luther, 15th century. Okay? 15th century. Panahon ni Luther, doon po lumabas ang mga Baptist. Kasi bakit? Naging part sila ng Protestant group. Although they are not Protestant group, but they became part of the Protestant, kasi nga, nagkaroon sila ng lakas ng loob eh, through Luther. Okay? So, tinanggap ngayon sila, nagkaroon sila ngayon ng parabang kumagasukan, liberty, na gumalaw. So, that's the reason why na nag-start na mag-grow ang Baptist. Pero, mahirap lang po sila dito. Unknown sila, obscure sila, they are not learned. Bakit po? Sapagkat ang mga books doon nakasulat sa Latin, hindi sa language nila. Hindi sa English. Okay. So hindi nyo ba alam na nung in-establish ang Amerika, ay kinuha po nila, okay, kinuha po nila ang idea ni Roger Williams. Ano yun? Individual soul liberty. Liberty. Religious liberty. Kinuha po nila ito. Kaya nga po ang Constitution ng United States of America ay hamon po siya sa Rhode Islands, sa Providence. Kaya nga siguro may ayaw Providence. Yung half dollar po, nandun po ang kanyang, kasi nga po siya ay nagre-reach out ng mga Indians. Yung half dollar, 50 cents. Okay, yung 50 cents, andun po siya, si William Rogers. So ang Baptist po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng good governance o nagkaroon ng democratic country ang United States of America. You have to think about this. Okay?
Bill of Rights. Kung hindi sa Baptist, hindi ganyan ang Amerika. Kung hindi sa Baptist, hindi rin tayo ganito sa Pilipinas. Kasi hiniram natin ang format ng democracy ng US na kinuha naman nila sa local church na in-establish ni William Rogers. Napa niya? So, the world must thank the Baptist people. Wow. That's the reason why we have to be heritage. We have to be thankful. Okay. So, the colony of Rhode Island and Providence Plantation started the first Baptist church in America. Okay? So, nakukuha po ninyo na history? Yeah, yeah. Amen. So, iba po yung Anabaptist sa mga Baptist na katulad natin ngayon. Ang mga Anabaptist po, independent pa rin sila hanggang ngayon. Meron pa rin po mga Anabaptist hanggang ngayon. Okay? Now, makita po natin ang ating pong paniniwala documented in 1689 in London Baptist Confession of Faith and also in 1742 Philadelphia Baptist Confession and 1833 New Hampshire Baptist Confession of Faith and the Southern Baptist Confession, etc. So, makita mo na matagal na ang Baptist. Amen. Pero hindi po siya matanda. Kasi pag sinabi matanda, dito sana siya dapat mag-start. Okay? O kaya kasabay siya ng Roman Catholic Church. Old tayo because of our faith. Amen? As far as faith is concerned. So we start from what? From Paul. Ang teaching po natin kasi ay Pauline. From Pauline Epistles, Acts chapter 9. Down to our time. Dito tayo nag-start sa teaching natin. Ito yung ating source. Ito yung ating river. Ito yung flow ng river. Okay? Pero yung existence natin, nag-dwindle siya. Nakatago siya. Existence natin. Okay? Alright? Nakuha niya? At hindi siya known as Baptist. Known siya because of what? Because of what? Adult baptism. Kasi ang word na Baptist means immerse, di ba? Or deep. Eh, nung panahon na yun, mula dito, okay, hanggang sa panahon, itong 15th century, lahat po yan, binyagan po yan, mga babies. Roman Catholic eh. Tama? Eh, dito lang lumitaw ang Protestantism. Ang mahirap pa sa iba Protestantism, kinuha pa nila yung ginagawa ng Roman Catholic Church. Kaya kung mapapansin mo, meron pa mga ilang mga believers dito, pero sila ay parang iintap-intap sa isang madilim na panahon. Para silang kulisa. Alitap-tap. Oh. Alitap-tap. Tama, alitap-tap. So, hindi po nawala. Pero napakaliit po nila. They are unpopular, they are small in group, they are poor, and they are unlearned. Bakit po? Kasi nga po, ang access nila sa theology, sa books, ay kukunti. Actually, kung mapapansin mo, lahat ng reformers ay galing sila sa Roman Catholic Church. Ang lahat ng theologians galing sa Roman Catholic Church. Sino yan? Calvin. John Calvin. Tama? Augustine. Si John Wycliffe. Okay? Si Augustine, way back 380 pa. Origen, 280. Pero ito yung mga simula, no? Si John Wycliffe, yung mga reformers. Si Calvin, di ba? Sila Zwingli. Halos sila ay galing sa Roman Catholic Church. Si Luther, saan galing? Roman Catholic Church. Yung mga learned people na ginamit sa time ng Reformation, they're what? They are not Baptists. Si Erasmus, isa siyang monks. Isa siyang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon. Nasumulat siya ng 5 Greek manuscript. No? Yes. Talagang ano sila? Sila Elsevier Brothers. Di ba? Elsevier. Elsevier Brothers, sila Besa. They are not, ano? They are not Baptists. Ang mga translators ng ano? Ng King James Bible. Anglican sila. Asan ang Baptist? They are poor, small in group, dissenters, tago-tago sila kung saan sila. Saan sila nagkaroon ng bukas na pintuan para sila mag-bloom in North America? Sino nag-start nun? It was Roger Williams and John Clark. Di ba kasi yung isa, sabi nila si John Clark. Okay, accept na si John Clark. Because he's part also of the history, si John Clark. But I tell you, yung distinctives ng Baptist ngayon can be what?
can be traced from these two people, John Smith, William and Roger Williams, and John Clark. Kasi nga, pareho lang na lugar ito eh. Si Roger Williams sa Rhode Island at saka si John Clark. Isa lang silang lugar. So if you're going to, and Roger Williams later on, sa political area na siya, kaya si John Clark na nag-take over ng First Baptist Church sa Amerika. Okay? So, if you're going to see our being a Baptist, okay? Eh, talaga, talagang spark, nag-spark po yan sa time ng Protestantism. Time ng Reformation, 15th century. Kaya nga po, ang Bible natin, di ba? Yung King James Bible, product din po ng Reformation yan. Kaya Reformation text ang King James Bible. So, yung Counter-Reformation ay ang mga Jesuits. Kaya nag-produce din sila ng Douay Rheims Bible. Kaya yung Counter-Reformation nila. Alright? Narinig nyo ba yung salitang preterism? Preterism. Yung preterism pala, yan pala ay paniniwala ng lahat ng mga prophecy ay tapos na. Yung preterism. Ngayon, ang nagpasok pala niya ng ganyan na yan, mga Jesuits, ipinasok nila sa Baptist. Preterism. Okay? So, mga false teachings po yan. Amillennialism, ang nagpasok pa rin pala niya, mga Jesuits din. So, tayo po, as a Baptist, we believe in what? In premillennial belief. Okay, open lang ito. Alright, so, dito muna po tayo, and I'm going to, kasi po, hindi po tayo matatapos. I think we are going to follow this up tomorrow, Lord willing. Kasi po, meron pa po akong i-discuss. In support to this, i-discuss ko po sa inyo kung paano yung mga modern versions ngayon na buo. Kasi tignan nyo, Antioch Manuscript, Alexandria Manuscript. Itong Alexandria, ito po yung naging dahilan kung bakit nakapag-produce tayo ng modern versions. Okay? Amen. Nakapag-produce sila pala, hindi tayo. Yung Antioch Manuscript, ito nakapag-produce ng King James Bible. Okay, susulat ko lang ha. From here, nakapag-produce tayo ng KJV sa 1611. Ito po, itong Alexandria Manuscript, nakapag-produce siya ng modern version. Ngayon, may tanong, kagabi, pastor, tayo po ba ay pwede ba natin tanggapin ang Diglot? Actually po, ang Diglot, okay, ay Bible na English, dalawa po yan, kaya tinawag silang Diglot. Parallel. Okay? Dito po, English, King James. Ito po, Tagalog. Alright? Ngayon, kung ang Tagalog po niya ay mabuting balita, yung mabuting balita, good news. mabuting balita, yung sa good news, okay? Good news Bible. Kung po ito, akurat po ito, akurat. So you cannot trust the Diglot. Ito, tama ito. Problema yung Tagalog, mali. Modern version. Okay. Yung iba naman, KJV Tagalog, ang ilagay, KJV Tagalog. Problema din pa rin po yun. Okay? Kasi po, hindi mo pwedeng i-Tagalog ng King James. Bakit po? Pansinin niya, parang hindi matatagalog mo ba? For example, ito yung content ng 500,000 vocabulary. At ito ay 50,000 vocabulary. Okay, ito yung Tagalog natin. Ito yung language natin. Ito yung English. Ha? KJV. 500,000 vocabulary. Okay? Ibuhos mo dito. Gano'ng karami mo tatapo, hindi napakalaki. So, ang matitira, yun na lang ang makukuha mong truths. So, yung karamihan, tapon. Okay? And we cannot trust Tagalog kapag maraming natapon na katotohanan. As easy as that. Kaya pag binasa mo siya, para siyang kengkong. Okay? Pinili na Tagalog. Okay. Pastor, paano maintindihan ng taong English? Madali lang. Use dictionary. And read. And study. And pray. And learn. And hear. Wala ka na bang ibang magagawa? Kundi talagang pag-aralan mo yung nagbibigay ng katotohanan. Amen. Okay po. So let's accept some questions. Sige, Brad. Masaya.
i-open ko. Maliwanag ba tayong naririnig ang mga kapatiran natin sa pro? Yes. Okay. First question. From Raymond Baron Almusara. Good PM po, Pastor. Sa panahon natin ngayon, ang dapat bang i-preach ay yung kay Apostle Pablo lang? Kasi ang sabi nyo, iba ang pangaral ng 12 Apostle at iba ang receiver nun. At iba ang receiver ng message ni Paul. So hindi pwede i-preach ang pinangaral noong 12 Apostle at Jesus Christ sa panahon ngayon? Pastor siya. Pastor po ba kayo, ma'am? Aral. Okay? Kung pastor po siya, itong sagot ko po. You go to Matthew chapter 10. Okay? Matthew 10. Alright. Matthew 10. And then you go to Mark 16. And then you go to Acts 2:38. Puro apostol po yan. Okay? So, in Mark chapter, Matthew 10, 12 apostles po ito. Na? At ang inutos ng Diyos sa kanila ay ano? I-preach ang ano? Preach ang gospel, tama? Amen. Okay. Verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang utos sa apostol, huwag pupunta. Tama? Pagpupunta saan? Pagpupunta sa mga Gentiles. Utos sa kanila. Tapos ano pa? As you go preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Anong ipipreach nila? Kingdom of heaven. Amen? Ano ba yung kingdom of heaven? Yun ang literal, visible reign of Christ. Here on earth. It's not the gospel of the grace of God. Later na lang po yun. Nireveal kay Paul. Okay? Tingnan po ninyo ang preaching nila. Ay kasamang ano? Heal the sick. Kasama ba yan sa ating trabaho bilang pastor ngayon? Cleanse the lepers. Pumunta po ba kayo sa leprosaryo? Raise the dead. Pumunta po ba kayo sa cemeteryo? At nagbubuhay ng patay? Cleanse the lepers. Cast out devils. Pumunta ba kayo sa mga sinaliban? Freely have received. Freely give. Tumatanggap pa kayong offering? Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses. Dadala ba kayo ng pera? Nor script or your journey? Dadala ba kayo ng bulsa? Bag? May bulsa ba kayo? May bag? Two coats? Neither shoes? Nakasapatos po ba kayo? In that stage, for the workman is worthy of his meat. Yan po, no? Isa yan, mga apostol. Okay. Mark 16:16. Apostol din po ito. Okay? Tanong mo, Brad, kung pastor siya. Pastor po ba kayo? Para po malaman natin. Okay? Verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So, gospel naman yan. Okay, sabihin natin gospel yan. Pero hindi lahat po ng gospel, pare-pareho. Tandaan po natin, ha? Okay, papaliwanag ko po mamaya. Okay. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. O, may kasamang baptism yung salvation dito. Yung gospel dito, may kasamang baptism. And this sign shall follow them that believe. O, yung mga nag-believe, ganito daw ang gagawin. In my name, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And they drink any deadly thing. It shall not hurt them. So kapag po ba tayo nagpipreach, eh, may kasama ang speaking in tongues. Okay? May kasama po bang serpents? O paano ito? Gospel ito. Okay? Oh. Okay. Tingnan nyo sa Acts chapter 2, verse 38. Si Apostol Peter ang nag-preach dito. Okay, tapos tatanungin ko, ano ba yung gospel? Sige po, Acts 2:38. Sige po.
Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Ito ba ang preaching natin? Repent and be baptized, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ba yung preaching natin? Preaching po ba natin yan? Acts 2:38? Kasi pag pinitch natin yan, kasama sa salvation natin, ang baptism. Kasi sabi niya, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So may kasamang repentance, may kasamang baptism, doon lang darating ang Holy Ghost. Ang tawag po dyan, ginagamit po ng Roman Catholic Church, ang tawag po nila dyan, baptismal regeneration. So we don't believe that. Okay. If you're going to see, there will be a transition after that. Nagkaroon ng transition. Ibig sabihin ng transition, itong mga ito, hindi na ito pinangangaral. Punta ka sa Acts chapter 10, si Peter po, no? Ito mo si Peter. Si Peter, ayaw niya tanggapin si Cornelius. Bakit? Kasi Gentile, Acts chapter 10. Sapagat ang preaching nila sa Matthew 10, huwag silang pupunta saan? Sa Gentiles. Kaya pagdating ng panahon sa Acts chapter 10, ayaw ni Peter na tanggapin si Cornelius. Bakit? Gentile siya. Tama? Gentle siya. Pero sabi ng Panginoon, kung anong nilinis ko, malinis. So, binaptize ngayon si Cornelius sa Acts chapter 10. Pasahin natin. Okay. Acts chapter 10. Alright. So, sana po ay titignan yung Bible. Okay. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them, which they heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Look at this one. Nasa kanila ni Holy Ghost, ha? Compare that sa Acts 2:38, mamaya. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Kita niyo yung transition? Noong sila po ay nag-preach Acts chapter 2, ang preaching nila, repent and be baptized and receive the gift of the Holy Ghost. Nauna po yung repentance tsaka baptism. Dito, wala po. Ang nauna po dito, Holy Ghost and then water baptism. Nakita niya yung transition? Pag siya ako transition, nagbabago siya. Okay? Si-change siya. So, naunawaan ninyo. Okay? Pagdating mo sa Acts chapter 15, ito po yung issue. Tignan ninyo, ha? So, pagdating nila naintindihan ka, eh. May pagbabago ka, eh. May mga changes. At dito nila nasigurado kung ano dapat tinagawin. You go to Acts 15, verse 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they, after many contention. Nagkakagulo na sila sa Jerusalem. Anong kanilang pangangaral sa mga Gentiles? Pag nagdala si Paul ng Gentile, o nagagalit sila, bakit? Sabi ko, bakit may Gentile? Tapos yun yan, i-circumcise yan. See? You see this transition? Kaya pagdating mo sa Acts chapter 16, ito na yung preaching ni Paul. Hindi na kagaya nung kay Peter. E Peter, repent and be baptized. May repent, may baptize. Sa Acts 16:31, nauna yung ano, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Pagdating ko sa ano, doon lang siya nag-baptize. Intindihan ninyo? So ngayon, tayo po, ang ating apostol ngayon ay sino? Si Paul. Si Paul. Because sa kanya binigay yung revelation ng ano? Ng grace. The gospel of the grace of God. Kaya ang pinipreach natin ngayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Alright? Not only that, our gospel is not their gospel. The time of Christ's ministry, ang pinipreach po nila, the gospel of the kingdom. Tayo, the gospel of what? The grace of God. Naintindihan po natin? Naintindihan po natin? Amen. Okay? Ano ba ang gospel? Ano ba ang gospel? Sagutin niyo, Brad. Anong gospel? Ngayon, ngayon, death, burial, okay, resurrection. Okay, tama. Saan po natin makukuha yun? 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Okay. Tignan po ninyo sa Luke chapter 18. I'm going to show you something. Luke chapter 18. Alright. So, hindi po sila baptist, ha? Yung mga apostol noon. Hindi sila baptist. Kasi kung baptist sila, eh, katulad yung pinipreach natin ngayon sa pinipreach nila. Dapat parehas. Luke chapter 18. Okay.
Luke chapter 18. Alright, tignan po ninyo. Verse number 32. Okay, nandiyan po kayo, Luke 18:32. Lahat po ng mga nanonood, buksan po ninyo, Luke 18:32. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully treated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death. And the third day, he shall rise again. And they understood none of these things. Sino yung day? Apostol, tama? Ano yung hindi nila naintindihan? Ano yung hindi nila naintindihan? Si Kristo, ayan o. Okay. Imamak, spitefully treated, spitted on, scourged, so pagkatapos mamamatay at mabubuhay na bubuhay. Hindi nila naintindihan. Bakit? And this saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken. Alam ba nila yung 1 Corinthians 15 verse 1 to 3? Yung gospel of the grace of God, yung the death, burial, and resurrection? Sabi ng Bible, kapag ang isang tao, hindi po niya alam ang gospel, ano po siya? 2 Corinthians 4 verse 3. 2 Corinthians 4 verse 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So lost sila kung sila po ay sa panahon nila. No? Kung i-apply natin na pare-pareho lang ang dispensation, eh, lost ito mga to, mga apostol. Pero iba yung dispensation nila. Dispensation nila, the preaching of the kingdom. Amen? Amen. Hindi dapat sana. Ang ano, alasan ng body of Christ, kung tinanggap nila si Kristo. Tanda natin, ha? Yung mga Israel, walang body of Christ. Walang church age. Diretso yan sa millennium. Eh kaya lang, dahil sa reject ng Israel, alright, anong nangyari? Sabi ng Bible sa Romans chapter 11, nireject ng Israel. Wala pa po yun na nireject ng Israel ang gospel na para sa kanila? Yes. Romans chapter 11. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 11, verse 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. So they reject the gospel of the kingdom. That's the reason why pumasok ang church age. At tumawag ang Diyos ng panibagong apostol, si Apostol Pablo, sabi sa Acts chapter 9, pipreach siya ng gospel. Kaya nga ng gospel ang pipreach niya, not the gospel that is being preached by the apostles in the time of Christ's ministry, but it's the gospel of the grace of God, wherein ang kasama na ang pati Gentiles na. Kasi sa Matthew 10, hindi kasama ang Gentiles eh. Okay? So, naintindihan po natin ngayon? Amen. Hopefully, that you get that. Alright? Okay? Wala kang mga questions. May isa ako dito. From Brother Romel Nicopi, Pastor Joe, ano po masasabi niyo sa naniniwala sa Baptist Brider? Thank you po. Okay. So, ganito po yan. The reason why may dilip na ganoon, because they only think that the church is the local, no? Ito lang po kasi ang paniwala nila na ang church ay local. Okay? Kaya nga, nagka-problema po, okay? Sa teaching, sapagkat ang alam nila, yung bride ay yung local church. Okay? Right? Ang bride ay yung local church. Pag sinabi kasing bride, yung ikakasal ni Kristo. Di ba? Merong marriage of the Lamb. Kasi nga, merong marriage of the Lamb. Okay? Yung marriage of the Lamb, dito po yan, habang merong tribulation period sa baba, sa taas naman, mayroong marriage of the Lamb. Nakikita mo ito sa baba, brad? Apo, pasal. Okay. Kita. Tapos, so yung local church, okay, ito yung tinawag nilang bride. Okay? Bride. Tapos, yun ang ikakasal sa future. Ito yung ira-rapture. Para-rapture siya. Okay? Tapos, ikakasal. Okay? Amen. Tapos sabi nila, itong local church nito ay Baptist. Okay? Baptist. So, sinabi nila na ang Christian mula sa panahon nito, pag sa panahon nito,
lahat sila ay Baptist, yung totoong Christian, from here to here. Okay? At ang sabi nila, yung church na yon ay yung Baptist Church. Okay? So, kaya nagkaroon ng Baptist Bride. Kasi nga, ang magiging bride ay yung Baptist. Kaya nga, dito, Baptist Bride. Yan. Baptist Bride kasi matawag yan. Baptist lang ang ikakasal ni Kristo. Kaya kung hindi ka Baptist, hindi ka kasama sa kasalan. Okay, outside ka sa kasalan. Okay. Pero, sabi ko po sa inyo mga kapatid, kung pagka natin ang history, hindi lang po ang Baptist ang nagamit ng Panginoon para buksan ang kaisipan ng maraming mga tao. Tulad po nito, mga kapatid. Sa King James pala, tayo King James Bible believer. Hindi po ito sinulat ng mga, hindi po ito tinanslate ng mga Baptist. Si William Tyndale po, kayo na nanalangin na mabuksan ang mata ng King of England, ay hindi po Baptist. Amen? Ang dami po naging Kristiyano sa unang panahon na hindi sila Baptist. Si Luther, hindi siya Baptist, pero he believes in what? Salvation by grace, through faith. Diba? Naniwala siya na ang Bible is the only authority. Ito pala. Justification by faith. Okay. Ang isa sa mga authority of the scripture, authority of the Bible. Ito po yung mga of the scripture. Okay? Or the Bible. Okay? So, religious activity, anti-baptism, ito yung masasabi natin, talagang distinctive ng Baptist. Bible is the final authority. Si Luther po, niwala po siya doon, sa final authority. Hindi po yung po. Ha? Kaya ang Baptist po, anti-Catholic siya. Kasi nga, ang mga halos lahat ng religion, nung panahon nila, niwala po sila na ang po ay infallible. So, yan po, ang dahilan, no? Kasi kapag ka, tinanggap natin itong teaching na ito, una, aalisin mo lahat ang contribution ng mga hindi Baptist. Iwawalang bahala mo sila. Ignorance of history, pastor. Okay. Yeah. Iwawalang bahala mo sila. O kaya, gagawin mong Baptist lahat sila na hindi naman totoo. Diba? Si Calvin hindi naman siya Baptist. Reformer siya. Erasmus, di ba? Sila Swingley. New Testament. Sila John Wycliffe, the morning star of Reformation. Okay? Sila John Knox. Ang matitindi yan. Patrick Henry. Give me death or liberty. Yeah. So, ang dami po, mga kapatid. Yung sa Church of England pa lang, meron ang mga preachers to. William Carey. Lollards. So, mawawala lahat sila ng benefit. Oh, yung mga Lollards pa siya, mga street preachers yan. Mawawalan sila ng benefit sa salvation na kanila tinanggap kay Kristo. Paano na lang yung blood na... Yeah. Kaya naniniwala tayo, ikakasal, hindi yung local church. Ang ikakasal, yung body of Christ. Ang body of Christ, lahat ang safety. Okay? Whether you are Baptist or not. Diba? Yun ang magiging bride ni Kristo. Okay? Alright, hindi po ang Baptist lang. Ako gusto ko sana ganun, kaya lang, hindi naman totoo yun eh. Gusto ko sana yun, dahil Baptist. Ang problema, hindi naman So, same question po from Brother Lorenzo Ambal and Brother Romel de Popin. Pastor, ano po masasabi nyo sa trial of blood? Trail of Blood. By James D.H. Carroll. Carroll. Yun po yung sinasabi ko na dahil sa kagustuhan lang ipilit na magiging bride ay si Chris ay yung Baptist, pinilit nila. Actually, alam niyo po kung titignan mo, ang kanilang start na kanilang ano, ang kanilang local church. Dito Matthew 16. Matthew 16, 18. Alam niyo kapatid, dito walang pang church dito, ang New Testament. Wala pang New Testament church dito. Ang New Testament dito pa lang. After the cross. The blood has not been shed here. Acts 20:28. Okay? Kaya wag mo sasabihin na ito, start ng Baptist dito. So kung makakawa ka ng point ito, apostolic succession yan eh. Tapos lahat ng mga ginamit ng Diyos, all the ages, Baptist, hindi po totoo yun. Okay? Totoo po, nagkaroon ng bloodshed. Nagkaroon talaga na nagbuhos ng dugo ang mga ibang mga Baptist people. Pero hindi po natin pwedeng i-claim lahat ang credit
Okay? Kaya nga yung trail of blood, talaga makita mo, Baptist lang ang parang totoo. Kasi lagyan, puro pula, tapos yun ito. Yan ang totoong Christian. No? I tell you, you have to read history. Kapag ka kasi ganun, sinimplify yung mga bagay na yun, eh, yung history, mawawalang halaga. Read history. Read books. Para hindi tayo tumanggap lang ng isang paniniwala na hindi natin inaral at chinek. Okay? Una, ha? Si John the Baptist, bakit siya tinawag na John the Baptist? Bakit siya tinawag na John the Baptist? Nag-baptize siya. Ha? Kasi meron siyang call. Meron siyang purpose. Meron siyang layunin. Anong gagawin niya? Magbabaptize ng magre-repent. Magsisisi. Ba't dapat sila magsisi? Kasi nga, dumating na yung king. Eh, sino yung kausap niya noon? Yung mga Hudyo. Right? At yun ay preparation for the kingdom. Si John the Baptist kayo, hindi siya kasama sa pano eh. Sa bride eh. Hindi siya kasama. John chapter 3. Masahin niyo po. Hindi po siya kasama. Friend of the bridegroom. Siya ang Baptist, pero hindi siya kasama sa... Friend of the bridegroom. Hindi nga kasama siya sa bride. Hindi nga siya kasama sa bride. John chapter 3. I think just friend of the bridegroom. Verse 29. John. He that had the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiced greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. So hindi po siya kasama sa bride. Sipo mo, si mismo si John the Baptist, natanggal. Kasi friend lang siya ng bridegroom. From Pastor Raymond Baron Almosara, Pastor, salamat po sa sagot. Huling tanong ko po, kung nagpipreach po o ipinapakaral pa rin po now ang repentance? Ang repentance kasi ganito yan. You go to Acts 20:21. Kasi baka naman ma-misled kayo dyan sa repentance na yun. Kasi maraming tao na hindi na nila naniniwala sa repentance. Acts 20:21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God. You see that? And faith toward our Lord Jesus Christ. Repentance toward God and faith to our Lord Jesus Christ. Bakit? Ano pang problem ng Jew? Di ba problem nila, no? Killing. Malaki. They rejected their Messiah. As their repentance. Sisi sila. And they killing. Alright. Plus, ano yung Gentile? You go to Acts 17. Pagkita nyo kung anong problem nila. Idolatry. Acts 17. Tingnan ninyo. Okay. Now, repentance in our time is different from the repentance na pinipreach dito. Ha? Kasi dito, may repent dito eh. Sa time ni Christ, right? Niniwala ba kayo na may preaching dito na repent? Repentance. Sa Acts 2:38, meron din. May word na repent. Eh, anong nire-repent nila dyan? Okay? Anong nire-repent nila? Ang nire-repent nila dyan, kapatid, sin. Anong sin? Anong sin ang nire-repent nila dyan? Sin of rejecting God. Because they became what? They became apostate. Alam natin yan, apostate sila. Ang Israel is apostate. Israel is an apostate. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakalapit ang salita ng Diyos sa kanilang mga bibig, pero ang puso nila malayo sa Panginoon. Sin of Israel. Eh ngayon, Acts chapter 17, ano bang kasalanan naman ng ano? Ano bang kasalanan ng mga... Ano kasalanan nila? O, Acts 17, di ba? Tapos pagdating sa 30, in the times of this ignorance, God be God, but now I commanded all men everywhere to repent. Ano yun? Acknowledgement na may tunay na Diyos at i-reject nila yung kanilang mga idols. Yun ang general problem ng mga Gentiles. They are worshiping the idols. That's the reason why they have to repent and toward God and faith to our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng repentance sa panahon natin ngayon? Faith is in our time, in this time of preaching, ang repentance sa ating panahon is accepting, okay,
the truth. Alright, accepting the truth. Tanggapin ang katotohanan. Tama? Ano yung katotohanan? Na sila ay wala sa Panginoon Diyos. Right? Oh, accepting the truth. Ano yung truth ngayon? 1 Timothy 2:5. Ano salvation natin? Yun ang truth, accepting the truth. Pag tinanggap mo yung truth ngayon, okay, meron kang papalitan. Meron kang aalisin sa buhay. In a place. Okay? That is repentance. Because you're going to accept the truth. Ano yung truth ngayon? Na si Christ lang ang magliligtas. You don't have any place. Not your works. Not your religion. Not your worship to your idols. Amen? It's the body of truth you're going to accept. And then you're going to reject what you have learned from the past. Kaya may repentance pa rin ngayon. That's the reason why you believe Christ. Because you are no more trusting the old time, the old way, the old religion, the old faith. You are believing now Christ. Okay? That is repentance. Alright. Dito, may sin sila bilang mga Udyo. Bakit? They have the form of knowledge. They have the seal of God. But not according, but not according to knowledge. Not according to knowledge. They have the seal of God. Tapat sila, pero wala. Not seal. May seal sila. Actually, they are apostate. Zealous. Apostate sila. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Apostate. Kaya nga dumating si John the Baptist, repent. For the kingdom of heaven, magsisira kayo. Okay? At dineclare lahat ni John the Baptist sa mga kasalanan nila. The sin of Israel. Sa ating panahon, you have to accept the valid truth. Truth. Ano yung truth ngayon? Salvation is only in Christ. Salvation only in Christ. Kaya nga, magkita mo, halos lahat po nang nabubuhay din sa Pilipinas, sa paniniwala nila, eh nabinyaga naman sila, nabautismo naman sila, gumagawa naman sila ng mabuti. Diba? So, anong nangyayari? You are trusting your righteousness rather than the righteousness of Christ. Amen. So, how can you believe? How can you trust? How can you put your trust in Christ in until now, ay ang tinatayuan mo, yung parang kabutihan mo? Wala, hindi talagang repentance yun. Diba? Kaya yung mga tao hindi nasisave. Bakit? Kasi nga, naniwala pa rin sila sa mabuting gawa, hindi sa ginawa ni Kristo sa cross. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. If there are some questions, okay? Yun pong ating pagtuturo, bukas itutuloy po natin about doon po sa Bible version. You have to learn this, I tell you. Manadagdagan pa po ito, kaalaman natin, no? Ano pa lang po ito? Tip of the iceberg, okay? Konti pa lang po ito, I tell you. Dapat talaga malaking oras. Pero since binibigay ko natin yung simple view, parang bird's eye view, at worm's view, right? At eagle's view, alright? Pinakikita ko in a very simple way. Actually, kapag nagturo po kami sa Bible school, inabot po ito ng isang taon. Okay, yung church history. Church History 1 at Church History 2. Volume 1 and 2. Okay. Eh. Pero ito, parang pinakita ko lang sa inyo yung bird's eye view. Amen? Okay. At at least, kahit pa paano, meron na tayong kaalaman. Amen. Okay, kaalaman. From Sister Ivy Tarabago, Pastor, tanong ko lang po, magkakaiba po ba ang doctrine ng fundamental, conservative, independent, and Southern Baptist? Yan ang hindi ko alam. Kasi bakit? Hindi ko naman kasi pinapansin yung kanilang mga doktrina. Siguro, siyempre kasi nga, bakit magkakaiwahiwala yan, magkakaiba talaga yan, di ba? Eh kasi kung magkakasama yan, magkakapare-pareho yan, hindi yan mag-iwahiwala. Yung Southern Baptist yan. Aware tayo. You just check, no? Ngayon sa ating panahon, yung modern times, ang Southern Baptist, nag-merge na siya sila sa Pentecostalism. Yeah. Convention sila eh. Iniwan na nila yung way ng mga dating Baptist. Wala na, Southern Baptist. Actually, hindi na nga nila ginagamit yung Baptist eh. Center na. Alright. That's it. That's yung fundamental. Tsaka ano pa? Conservative. Magkakaiba yan, siyempre. Independent. Ang makikita mo lang na unique sa mga Baptist, unique, itong uniqueness nila,
yung identity nila, yung distinctive nila, una, hindi sila nagbibinyag ng bata. Ngayon, ang ginagawa nila, nagde-dedicate na lang. Ang ginagawa nila parang binyag din, no? So we don't believe in baptismal regeneration. We don't believe that. Okay. Pangalawa, we believe Baptists will not join ourselves. Okay? Sa anumang political affairs. Wala po yun. Because we are separating ourselves from the church. The church. Okay, so binigyan lang tayo ng credit, ng right ng bayan ng mundo na magbumoto. But after that, hindi na dapat tayo involved sa anumang bagay, no? Okay, so we could support our government. But to affiliate na pati yung ating church ay pinakikilaman o pinagagamit natin ang ating church, hindi na po malaking problema po yun. Okay, we can support the government tulad ngayon. We can support the government by way of what? By obeying the government. Okay? Pang-apat. Okay? No infant baptism, individual soul liberty. Freedom of religion. Kaya nga, malaya ang bansa natin dahil dyan sa paniniwala ni Roger Williams na yan. Amen. I have a question pa sa. First question. Can we consider Calvinists as part of Baptists? Because Baptists believe individual soul liberty. Since Calvinists, they adhere on the doctrine of without free will. So something that individual soul liberty is related to free will. Oh, yeah. We consider them? Actually, sa totoo lang, okay, isa ito yung unknown sa iba. Some people, they just believe that they are Baptists. But ang totoo, yung stand talaga ng totoong Baptists, hindi nila talaga pininiwala. Yung stand. Tulad ng ano? Okay? Calvinism. Kasi ang Calvinism kasi, it controls a person. Pag sinabi na, hindi ka elected. Kasi nag-backslide ka, hindi ka elected. So, anong will mo? Ayaw mo umalis at ayaw ko na sa church. Ayaw ko na sa church. Hindi ako naniniwala sa paniniwala niyo. So, lilipat ako sa ibang church. So, sabi naman nila, kaya hindi ka nga nagpapatuloy kasi nga hindi ka elected. So, wala ka ng will. Diba? Tama yun, right? Actually, ito mga particular Baptist nito, ito actually naging problema sa evangelism ito. Pumatay ito sa evangelism ng mga Baptist. Okay. Kaya ang mas na-propagate yung salvation na it's for all. Actually po, doon sa confession na binasa ko kanina, yung, dali lang po hanapin ko po. Okay. Maganda po yung nakita ko na kinuha ni, ano, ni isa po sa mga Baptist na well-known ay si Clarence Larkin. Clarence Larkin. Lumipat po siya sa Baptist. Dati po siyang Congregationalist. At siya po ay lumipat. Galing sa Church of England, siya po ay lumipat sa Baptist dahil po sa kanyang pag-aaral tungkol sa history ng Baptist. Draftsman siya. Okay, at saka po yung pag-study sa form ng baptism. Okay. So, meron pong mga tama ka, Brad. Meron po siyang mga sinabi dito na belief ng Baptist, no? Clarence Larkin. Si Clarence Larkin. Na ano, nakita po niya ito, na ito, di ba si Clarence 1912 siya eh? Oo. Ito po ay in mga... Pennsylvania. Sipin nyo ah. One of the greatest dispensationalists. Yeah. Sabi nga lang siya sa 10 virgins. Isa po sa teaching po, na hindi ko na lang po ano, hanapin, kasi nakita ko naman na kanina. Pwede mong isend yan mamaya. Niwala po sila, doon sa England pa lang, niwala na sila na talagang it is our all own desire to be saved. Hindi po tayo pinili. Or hindi tayo pinili. So maganda po, noon pa man, Brad, talagang ang Baptist, yung nag-grow na Baptist, talagang ang preaching nila, Brad, is salvation by grace. For all. For all. For all. Salvation is for all. Not for the elect only. Amen. Doon sa particular and general Baptist, kasan part ba tayo yung masal? Ito kasi yung mga una eh, di ba? Saan ba yung mga to? Di ba sa England pa? So later on, ito rin yung mga pumunta sa Amerika.
Pero tayo, Pastor, as Bible believers. Tayo? As, Ilalayan up natin yung sarili natin dito sa general. Kasi yung grief natin, ang salvation is for all. Meron kasi nagre-label sa ating Pastor, lagi nila sinasabi, Baptist ka, Calvinist ka, or ano yung isa? Arminian. Arminianist. Kasi yun ang dalawang theology lang kasi. Pero actually, we are not Arminian, we are biblical and scriptural. So we are not kasi ganito yan, them. We don't believe that our faith is not is from human. Kaya huwag natin sabihin, ako Calvinist ko. Ibig sabihin, ang follower ka ng Calvin, hindi ka follower ng Diyos. Kahit ang theology niya, kinukuha niya sa Bible, pero theology yun eh. Belief ng tao yun, dapat scripture. Hindi galing sa sino mang nag-formulate ng theology. Any comment and enlightenment dito, Pastor, sa statement na to? I've been in one of the missionary, hindi ko na lang mention yung pangalan niya, nakasama ko sa, ito yung statement niya. Sabi niya, pagkakasama ko mga Calvinist, Calvinist ako. Pagkakasama ko Arminian, Arminian ako. Ang tawag nun, unyango. Huwag tayo maging unyango. Sabi ng Bible, i-open yung Bible, 2 Corinthians 2:17. Magandang ano dito, magandang sinabi ng Bible dito. 2 Corinthians 2:17. Sabi niya, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Okay? Kung ano yung pininiwalaan natin, yun ang ipangaral natin. Ito, 2 Corinthians chapter 4. Okay? Sabi niya dito, okay? Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants of Jesus' sake. So, kaya tayo nasaved, kaya tayo nagpipreach, that's what we believe. Pastor, another question. Probably this would create something terrible. About sa katatapos lang na Baptist Forum, oh, I don't know what happened sa Manila couple of months ago, na may mga politicians given our president. So any comment? Actually, kung Bible ang gagamitin natin, wala talaga siyang spiritual and scriptural basis. So ang ano lang doon, talaga promotion lang po yun na tayo ay ganito ang bilang natin, we are existing since 120 years, and it's a unity in one day, kasi alam naman natin ang Baptist ay divided. It is just a unity in one day, pero after that sabog na tayo after that. Okay, so actually it's not a unity in the faith, kasi nga iba-iba ang pananampalataya, paniniwala, so, political agenda. It's really a political agenda. Tama, bro. Okay, so lahat po nakarinig, alright? So may mga friends po ako dyan na talagang they're part of that, pero we are not, that's their decision. Hindi naman tayo nakasama doon, kaya lang naman tayo problema. Pero yun nga po, kung ako tatanungin nyo, asan ang spiritual scriptural basis na? Question. The letter S in the Corinth Baptist that stands for save, do baptizing church membership essential today? ESP, when he she was formerly associated with other denomination, Pentecostal, now wanting to be a member of Baptist Church. Yeah, actually, isa sa mga gamit ng Baptist, ay ng baptism is identification. So are you identified to Pentecostal? What kind of local church are you identified? Kasi nga kapag ikaw ay nagpabaptize, alam natin figure lang po ito. But whenever we allow ourselves to be baptized under a certain organization, we are affiliated to it and we are identified to it. Therefore, if your baptism is under the baptism of Assembly of God, you are an Assembly of God group. But if you are baptized under a Baptist group, you are a Baptist. Amen? Ngayon, kung galing ka sa Pentecostal and you want to be a Baptist, what you have to do is to re-baptize. Yeah. Basically, number one, hindi naman lahat ng mga turo ng Pentecostal ay tama. Pag sa kaligtasan ang pinag-usapan. Assurance kasi. Yeah. At wala naman na wala. Just in case magpapaptize ka ulit, wala naman na wala. Because baptism is just only a figure of what is really happened in your
in your, ano, in your life. Mm-hmm. Ngayon, pastor, kung ayaw kong magpabaptize, eh, dati na akong baptist at napunta ko sa isang church na baptistin. There is no problem with that. Kasi, isa lang ang line niyo eh. Pero kung galing ka sa Sabadista, huwag pari-baptize ka. Galing ka sa Monagin, pari-baptize ka. Galing ka sa Pentecost, pari-baptize ka. Alam ko siya, may problema yung group na yun eh. Renounce kasi yun eh. Right. Renounce eh. Mm-hmm. And you're identifying yourself with the true believers. Mm-hmm. Eh? Kasi Sister Elisa pasok 2017. Nag-re-baptize siya. Yeah. Baptize sa Pentecost. That's right. That's right. That's right. That's good. From Sister Ivy Tarubago, Pastor, ano po tawag sa atin, followers of Christ or Baptist? Baptist, ah. Kasi ang Baptist, pag sinabi mong Baptist, it's a nickname, it's a name, it's a brand. How did we got that name, Pastor? Yeah, that's a good question. Paano natin nakuha yung pangalan na yun? Sa stand. Sa stand. In our stand. In our identity. Kaya nga, Baptist distinctive. In our distinctive. Kaya nga ako na, nag-call sa atin yan, yung ibang grupo, hindi tayo. We don't call ourselves Baptist. Others call us Baptist. Parang word na Christian. Tinanggap na lang. Yung nickname na yon nilagay sa mga taong followers ni Christ. Actually, it is better to call yourself as Baptist rather than followers of Christ. Kasi marami nagsasabi ng followers ako ni Christ. Pero pag sinabi mo, Baptist! Bloody anti-Catholic. They're from the old preachers of the past. Talagang namatay sila para sa word of God. May history yun eh. Anti-Catholic. May history yun, di ba? Na you are anti, you have a stand. Kasi pag followers of Christ, wala ka namang stand doon. Alam mo ba na may mga grupo sa Cebu, inalis nila yung Baptist. Kasi daw nga, ang daming problema sa Baptist, ginawa nilang Christian. Sabi ko sa inyo, ang Christian, ginagamit din ang iba-ibang religion niya. Mas basayan kaysa sa Baptist. Sabi, ayaw ko Baptist kasi maraming problema sa Baptist. Pinalitan, Christian na lang. Mas basayan na yung Christian eh. Sipin mo, gano'ng maraming Christian ang ginagamit. Roman Catholic, eh, bilyon yan. E di mas basa. Yung Baptist ko, konti lang yan. Mas sunog yan, yung pangalan ng Christian. Tawanan sila. Okay, so no more question po mga netizen, mga Christians, Baptists. I pray you get something out of that Bible study. Amen. We are enjoying, ha? We are enjoying. So kaya po, inihiling namin na huwag muna po kayo magpo-post ng question nyo kasi natatabunan po ng comment. So just wait for our go signal to post your question. Yeah. May mga na-loss po tayong question pa sa nag-anong. Dalawa yata yung loss. Pwede naman nilang repost yun. Paki-post na lang po ulit. Kung wala na po yung question, so we can close our Bible study. Nung nakaraan, I think meron pang mga question nakaraan na hindi nasagot. Pero sana po i-ask yun na lang ulit. Total, any kind of topic. Kasi kahit na hindi po part ng ating discussion, you can ask. You can. Sister Willow. Yeah. Sister Carol, Gardi Zabal, Makasay. Makasay. Paano din po pala yung mga so-called believers pero wala silang local church? Houses lang daw ang church nila, like those apostles. Eh, hindi po sila scriptural. Kasi nga, sa Bible naman yun, di ba? Merong mga Church of Ephesus, ba? Mm-hmm. Church of Smyrna. Yung mga local churches po yun. Yeah. Di ba? Sa Asia Minor. Romans 16:16. Pinabati kayo ng banalahalik. Pinabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. O, mga local churches. Bakit tayo nilang sumali? So, ibig sabihin lang yun, kasi nga gusto nilang mas malaya yung nilang ginagawa. Ayaw nila kasi nang ma-rule sila. Eh, ang pastor, kasi ang purpose ng pastor is spiritual leader. And siya mag-rule sa'yo sa faith mo. And the pastor will give account kung ano ang kanilang ginawa sa church. Okay? So, pag inalis mo yung position ng pastor, o inaalis mo na rin yung 1 Timothy chapter 3. Bakit ang Panginoon nag-call siya ng mga pastors? Diba? Binanggi pa nga sa Old Testament sa Jeremiah 3.15 after my own heart. Diba? I'll give you pastor after my own heart. O si Kristo, tinawag niyang pastor din ang sarili niya. Pastor. O. So, hindi masama na pagkaroon ka ng pastor. Amen? Amen. Kasi, Ephesians 4.11, basahin mo sister. O. The Lord gave some what? Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Oh, binigyan ng Diyos yun eh. Diba tayo mong magpastor? Ah,
Hanap ka ng pastor na papastoran mo. Kung ang pastors are given by God from His heart, saan galing ang pastora? Tama, o. Oh. Galing sa tadyang siguro. Kasi yung babae galing sa tadyang eh. From Sister Willa, hindi ko... Wala pong pastora. Pastor Parabol po, kung sakali po na yung mga Bible Baptist na gumagamit ng other versions of the Bible, ano po ang mga adjustment ang gagawin nila since they start, yun na po ang kanilang ginagamit? Ganito po yan, if they are humble enough, if they are willing enough, and they are sincere enough to, for the truth, then they should ask help. Huwag tayong mag-act na alam natin ang lahat. Mas maganda, we have to ask help. Better listen. Makinig sila, makipag-aral sila. At kung hindi pa sila convinced, then they have to study and read books about the King James Bible. And study history. Kasi baka, sa, yung iba kasi ganito, ang problem kasi ayaw na nila rin mag-aral. So enough na sa kanila yung natutunan nila. Pero yun na, utos ng Panginoon, examine yourselves whether you are in the faith. Yeah. Study to suit thyself, approve unto God. So utos ng Diyos yun eh. Hindi naman preference yung pag-aaral eh. Trabaho yan. Hanggang nabubuhay tayo, na Kristiyano, kahit pastor pa, student pa rin tayo ng Bible. At posible kapatid, okay? Kung talagang ikaw ay honest kang pastor at nakita pong mali ka, retract mo yung paniniwala mo and start all over again. Meron akong kakilala po sa ibang lugar, I will not mention his name, pero ilang taon na po siyang pastor at nakita niya na mali ang kanyang paniniwala about being a Baptist brother, nireject mo. At tumayo siya sa sinasabi ng Bible. Yeah, amen. Nireject mo. Ben. From Sister Willa Nilikopi. Meron po ako pamangkin Baptist siya, pero lumago po siya sa Pentecostal at preacher na po siya ngayon in Pentecostal. Okay. Para po sa kanya, hindi naman importante ang religion dahil hindi naman daw po yun nagliligtas. Sa tingin niyo po ba, same siya talaga? Actually, hindi siya lumago. Naging active lang siya sa isang religion, pero hindi siya nag-grow. Ang problem kasi ng iba, ay masyado nilang in-offer simplification ng malaking bagay. Oversimplification. Kaya nga, ang mahalaga, ililingkod tayo siya, siya lang, di ba? Ang mahalaga na sa atin si Kristo, ganun lang, di ba? Pero if kung ganun tayo, then what is the purpose of the Bible? What is the purpose of studying the Word of God? What is the purpose of preaching about the Word of God? At ipaglaban ang katotohanan. Eh, katotohanan ito pinaglalaban natin. Ngayon, pagkasabi natin, saved ba siya? And he could be. Pwede siyang masave. Kasi ang salvation is a personal relationship. And if you know Jesus Christ as the only Savior of your life, at alam mo siya namatay sa cross, at ang kanyang ginawa sa cross ay sapat na para sa kaligtasan mo, and you accept it, you trusted it, you are saved. And he could be saved. Pwedeng ligtas siya. Pero hindi siya lumago sa kanyang paniniwala. At maaring ligtas siya pero siya ay nadaya. Di ba? Okay. From Brother Jordan, Lloyd Pilaire, are Baptists part of those heretics in dark ages? Kung meron man at that time? Opo. Actually, yung word na heretics natin ginagamit. Yeah, yeah. Actually, sa Book of Acts, binanggit yung heretic sa mga believers. Sa true believers. Kaya nga, nung panahon na yon, okay, alam niyo po na isa sa mga history ng Baptist at yung Anabaptist and other Christians, talagang they are being persecuted. They did not persecute others. Meron akong mga nabasa na Protestant groups persecute other Christians. Mm-hmm. Pero yung mga Baptist and yung Anabaptist, sinasabi nila, they don't. Hindi sila nag-persecute ng kapwa nilang Kristiyano. They are good people ever since. Kasi nga, hindi sila nakisama sa political. Kaya kung alam mo mamemersecute kapag church and state ang tayo ano, tsaka sumama ka sa politika, mamemersecute ka talaga dyan. Eh meron akong kaibigan ng pastor na umabol siya sa politika. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng mga kaaway. Dati wala siyang kaaway. Kung mas politika, nagkaroon siya ng mga kaaway.
Oh, siyempre, pag may kaaway ka, mami, may secret ka na. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayong mga pastor at saka ilang mga Christian, hindi dapat pumasok sa pan. Kasi bakit? Mamimili na tayo ng tao eh. Mamimili na tayo ng tao. From Sister Nomi Vergara, ang mga Baptist pastor po ba na nagsasalvation ay for the election, sila po ba ay masasabi natin kabilang na din bilang cults at Calvinists? Kasi Calvinism? Opo. Opo. Kasi ang Calvinism po, okay, actually, old belief po yan, at ang unang nagtayo po niyan sa belief na yan ay si Augustine. Si Augustine po ay isa sa mga church father na naging dahilan kung bakit natayo ang paniniwala ng Roman Catholic Church, si Augustine. Kasayang po ninyo ang kanyang history sa history books. Okay? Siya po'y naniniwala sa predestination. Okay? At yung predestination na yun, naniniwala siya na may mga saved before the foundation of the world. So, ito po rin ang theology yung tinayuan ni Calvin. Ngayon, kung yan ang tatayuan mo, eh hindi ka tumatayo sa sinasabi ng Biblia. Eh yung John 3:16 nila, maliwanag na eh. For all of sin. For God so loved the world. The world. Eh ano yung word na yun? Hindi. From Brother Tipen Torrio, is it possible, Pastor, na mas nauna pa tayo sa Catholic? Wala lang document na makita kasi nga ang mga Catholic sinunod ang mga document ng mga naunang Baptist. Salamat po. As I said, no, ito yung maximum. Baptist is an old faith, but new. It's an old, old faith, but new. Bakit sa old faith? Kasi nga, ang tinuturo natin ay ano, yung belief on Bible, yung Word of God. Napaka-importante talaga ng language. Yeah. No? Tapos, kaya tayo nyo, kasi nakakilala lang tayo after the Reformation. So, possible yun, Brother Stephen, na may mga Baptist na doon, Christians ang tawag sa kanila, and some of them are in other nicknames, no? Okay? Na bago pa lang ang Roman Catholic, ando na sila. Kaya nga sino ay pinersecute ng Roman Catholic ng panahon na yun? Ng Rome. Eh di ba mga Christians? So hindi ba sila tinawag na Baptist if they believe what we believe, di ba? Okay? They are like us. They are like us. Kasi nga, yung old faith natin eh, galing sa Bible. Right? Amen. So yung mga Christians doon, they are preaching from the Word of God. Yan ang talaga wala ng document at sapagat nagkaroon nga ng Dark Ages. So lahat halos ng literatures, eh ang mga babasa mo na lang, di ba, there was a time in the 12th century, ang Bible sinunog. Lahat, ang mga mihawak ng Bible, kasama yung taong mihawak ng Bible, sinunog. Great persecution. Kaya mga world religions, minimemorize na yung Bible. Yeah, right. From over to over. Kaya it's really a miracle, yung preservation ng Bible, miracle yan. God's providential preservation. Okay? So, kung wala na po tanong, we can pray. Wala na, no? Hope of the day, practice is old faith, but new. Word of the day. Yeah. All right. It's a maxim. Okay, so tayo po ay pray na. Panginoon, salamat po sa aming pong napag-usapan, sa oras, sa aming pong napagsamahan. Lord, O God, kung anuman po ang kulang dito, O Diyos, ikaw na po ang isang tubulong sa amin at maghatid sa source ng katotohanan. Lord, ayaw po namin madaya at maligaw. And that's the reason why we are studying and checking everything if it conforms to your Bible, to your Word. O God, salamat po, Panginoon, for all the people that join us, cherish with us, stay with us, work with us, pray with us, share the videos. O God, thank you for this will create an impact to the body of Christ. Salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless po everyone. Tomorrow will be the part 2 of this Bible study. God bless. FBBC is now signing off.